Tita Jane, pakiigalo na lang po ako sa nanay ko dyan. Naulila na naman po ako ulit. Thank you for all the memories and thank you for bringing up the destiny. I love you so much. Sobrang apektado ngayon si Alden Richard sa pagkawala ni Nanay Jacqueline. Dahil sa nawala na rin ng nanay si Alden noon, parang si Nanay Jacqueline na ang tumayong pangalawang nanay niya. Kaya gabi-gabi ay nasa lamay siya at nagbabantay kasama ni Andy na para na niyang ate. Nagbigay na naman ng isang makabagbag damdamin itong si Alden. Resulta ng pag-iyak ng marami. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Gabi-gabi ay nagsasalita si Alden sa harapan ng mara nakikiramay kay Nanay Jacqueline. Ikinukwento niya kung gaano niya naging nanay si Nanay Jacqueline para sa kanya at kung gaano kalalim ang samahan nila, hindi lamang sa showbiz. Siguro wala na po akong masasabi ngayon na hindi niyo alam, both sa mga katrabaho and both sa family din po at the same time. Because we all know how... Siguro wala na po akong masasabi ngayon na hindi niyo alam, both sa mga katrabaho and both sa family din po at the same time. Because we all know how Tita Jane loves unconditionally. So, yun nga po, parang ngayon, I feel your pain, Andy, and the people who, sa mga naiiwan po ni Tita Jane, I feel it. Sabi ko nga, wake up after the phone call. Sabi ko, wake up, let me know how I can help, kasi nanay ko rin yan. So parang yung nararamdaman ko po ngayon is the same feeling I felt when my mom left us. Parang bumalik. So I will not keep this long. Saan pa pumapunta eh. Tita Jane, pakiigalo na lang po ako sa nanay ko dyan. Naulila na naman po ako ulit. Thank you for all the memories and thank you for bringing up the destiny. I love you so much. Bukod kay Alden, isa rin sa labis na nasaktan si Andrea Torres nang mawala si Nanay Jacqueline. Nang malaman nga niya ang pagkawala ni Nanay Jacqueline ay agad-agad siyang tumawag at umiyak. Sabi pa nga niya sa kanyang post na mga time na yon, ang daming pumapasok sa isip ko. Ang dami mong inaiwan sa akin, Nay. Alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin at gaano kita kamahal. At yun na lang ang pinanghahawakan ko. Maraming salamat, Nanay. Naaalala ko noong nagsisimula pa lang ako. Hindi ako makapaniwalang pinagtatanggol mo ako. Touch na touch ako sa malasakit mo sa akin. Tatlong soap opera kitang nakasama. Napakarami mong tinuro sa akin. Pag nag-aaral ako ng eksena, minsan bigla ka na lang lalapit sa akin. Nak, try mo ito. Kaya naman kapag proud ka, iba ang dating nun sa akin. Sabay na nga tayong nagpapakawala ng malakas na ha? Bago ang bawat eksena. Hehehe. Hanggang ngayon, ginagawa ko yun. Isa sa mga bagay na tumatak sa'yo. Kaya lahat ng nakakaalam, gets na lumaki ako sa'yo. No mannerisms na nakuha dahil sa'yo. Ang dami naming anak-anakan mo. At alam ko na ito ang pinaka-importante at pinaka-favorite role mo. Ang maging nanay. Kasi kapag late na, yan ang lagi mong kinukwento sa akin. Si Andy, si Gwen, tsaka si Ellie. At nagawa mo yun, Nay. The best kang nanay. Maraming salamat, Nay Jane, sa lahat-lahat na binigay mo sa buhay namin. Mahal na mahal ka namin. Pag konti na lang yung eksena mo, sinasabayan kita sa excitement mo na uuwi ka na. Ito lang yung pagkakataon na hindi ako masayang napakap ka na. Pero alam ko, nakapiling mo na ang ama at nasa paraiso ka na. At yung itsura mo, gusto kong maalala. Yung ganyan, yung masayang-masaya ka. Bye, Nanay. We love you.
Tunay ngang marami ang nagmamahal kay Nanay Jacqueline. Marami pa rin ang dumalaw kay Nanay Jacqueline lalong-lalo na sa huling lamay niya. Andito na rin ang mga batikang aktres at mga lumang artista na talaga namang malalapit sa kanya. Hindi siya nalilimutan, lalo pa ngayon na marami siyang naiambag sa mundo ng showbiz. Isa rin nga sa mga nagbigay ng pahayag ay ang mga nakatrabaho ni Nanay Jacqueline Jose na sina Barbie Fortesa at Jack Roberto. Kasama kami doon, actually, ako yung nagsabi sa kanya. Parehas kami nagtinginan, nagtinginan pa. Totoo ba? Hindi kami agad naniwala. Tapos, nung medyo nag-ano na kami sa social media, nilignan na lang. Tapos na-confirm ko. Sobrang biglaan. Parang alam nga namin, active pa nga si Jacqueline nga, nagtitating pa siya. Tapos parang sobrang biglaan. Tsaka napakabata, Diyos ko. So, gusto ko pa siyang makatrabaho ulit sa totoo lang. So, hirap. Si Jack ang mas matagal. Totoo yung sinabi. Very mommy talaga si Tita Jane. Sa Bolera kami nagkatrabaho. I think yun yung first and last. Pero sobrang na-feel ko yung hindi siya namimili ng tao. Talagang sobrang generous siya bilang actress sa mga newbie, sa mga co-actors. So, sobrang nakakalungkot pero masaya kami malaman na marami nagmamahal si Tita Jane nila. Sa huling lamay din dumating itong sina Cesar Montano at ilan sa kanilang mga kaibigang batikang artista, gaya na lamang ni Joel Torre na isa rin sa mga support system ni Andy simula pa noong bata siya. Hanggang ngayon dahil magkasama na rin sila sa siyagaw na nanirirahan. Ang lamay nga ni Nanay Jacqueline Jose ay nagmistulang parang reunion ng mga artista. Dahil kahit ang mga artista noon pa na hindi na lumalabas ngayon ay mga nagpakita na rin. Only three things I felt that were really important for you. Ikaw, kasi kanakausap ko siya. Si Gwen, si Ed. Can do no wrong. Para lang alam niyo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo pag kayo lang magkausap. Pero pag kami kausap, wala ako narinig na sinisisi na kayo o sumamaloob na sa inyo. Wala. Pangalawa, doon is the craft. Pangalawa sa inyo is the craft. Yun yung pangalawang mahal niya. Pangatlo, mga kaibigan. Yung mga kaibigan, maganda rin malugar doon sa mga kaibigan. Kasi si Miss Jane, although very choosy yan sa mga makakakolaborate niya, sa mga kaibigan, wala siyang pinipilit.